Magandang araw mga kapwa kong guro at maraming salamat po sa inyong sakripisyo at oras na inilaan dito upang mapanood ang ating webinar sa hapon na ito. At nais ko lang pong sabihin no, na sana'y maging makabuluhan at maging masaya ang ating talakayan ngayong araw dahil isang interesanteng paksa ang aking hinanda para sa inyo ngayon. Okay? At mula sa Tag Pros at mga kapwa kong guro ng organisasyong ito, nais namang ipakita kung paano nga ba no ano nga ba ang mga maaari nating gawin at paano pa natin mapaayos ang ating pagtuturo lalo na online at remote learning or modular learning ating ginagawa. Pero sa ngayon sa ating session ay magpo-focus lamang tayo kung paano ba natin gawing masarap aralin yung ating mga paganyak at yung ating mga danas sa pagtuturo ng Filipino. Okay? Kaya naman, ang ating mga layunin, ating layunin ngayong araw ay matalakay ang mga paganyak, karanasang pagkatuto at mga pagtataya. Ibig sabihin yung mga danas sa pagtuturo ng Filipino upang maging masigla at makabuluhan ito. Okay. So paano nga ba natin gawing epektibo ang ating mga paganyak at mga danas sa klase, no? The House of Motivating and Engaging Students. Okay, bago tayo pumunta doon, ating pag-usapan muna, bakit nga ba nahihirapan tayo na i-motivate no? O gawing mas maging masaya at magiging masigasig ating mga estudyante sa pag-aaral. Ilan lamang to sa mga hadlang na ating napansin ngayong taon ito. Okay, may mga mabagal ang internet, may mga istorbo tulad ng walang disiplinang paglalaro at pag-surf no ng internet o kung ano bang mga distraction ng o ng social media at iba pa. Itong mga factor na ito, hindi ko sinasabi kung sama ito pero kapag nasobrahan na madalas ay hindi na ma-manage na maayos ay nagiging dahilan ng hadlang ng pagkatuto ng mga bata. Syempre dito rin yung device at tech support, hindi sapat ang pagbibigay ng suporta mula sa mga institusyon na tumutulong upang makapag-aral na maayos sa mga bata. Siguro meron ding physical na espasyo sa bahay, wala masyado talagang pagkakataon at physical na lugar na kung saan makapag-aral ang mga bata. Isa din na usapin ang mental health, no? Dahil nga gawa ng lockdown at hindi na nakapapasok ng mga nakakapag klase no ng physical. At kung hindi naman kung meron namang mga mag-aaral na nagkulang sa suporta, no? Meron ding sobra naman ang suporta. Hindi man may iiwasan na minsan i-step in naman yung ating mga magulang o kaya ang mga guro mismo nasusobrahan naman ng pagsuporta sa mga bata. Ganun din, walang suporta, no? Yung opposite ng sobrang suporta at yung tinatawag na yung mga devices at materials na ginagamit, okay? Paiba-iba, may iba naman minsan na halos walang magamit. Iba naman, marami masyadong gamit. Kaya itong mga nabanggit na mga hadlang ay talaga nakaapekto sa pag-aaral at sa ating edukasyon, sistema ng edukasyon ngayong pandemya. Kaya naman, mga kapwa guro, mga magulang, mga kabataan, no, magparehistro tayo ng bakuna dahil mas mainam pa rin talaga ang face-to-face classes. Kaya kung may pagkakataon, no, dumako kayo sa inyong mga lokal na barangay o LGUs, sa inyong mga paaralan kung may pagkakataon na magbabakuna upang mahibawasan natin yung mga hadlang na naipakita ngayon, no? At bumalik tayo sa normal ng ating pag-aaral. Okay. Tuloy tayo. Okay. Maliban dun sa mga binanggit, no? Meron pa akong iba pang mga factors, no? That affect learning. So, yung pagpo-focus lang natin ngayon ay yung teaching and learning process. Okay? So, yung mga pinakita ko kanina ay madalas ito naman yung nakaka-apekto sa mga mag-aaral. Ito naman ang pinapakita ko ngayon sa teaching and learning process ay dito naman papasok yung ating mga kapwa-guro at yung ating paaralan kung paano ba natin gagawin ang proseso ng pagtuturo ng ating mga mag-aaral. Kaya naman, bilang mga guro sa Filipino, nais natin na tumaas ang student engagement ng ating mga estudyante. Nang sa gayon ay kung mataas ang kanilang engagement ay magiging meaningful at merong
makabuluhan, no? At mayroong mas mataas na antas ng pagkatuto. Di po ba? Hindi naman siguro mag-aksaya ng oras ang mga bata na matuto kung hindi sila interesado. Po ba? Kaya naman, kung mahimok natin at mapukaw natin ang kanilang interest, ay hopefully, ang resulta nito ay mas maging mataas din ang antas ng kanilang pagkatuto. Kasi nga, kahit alam natin na mahirap ang transition ng ginawa ng ating physical classes to online distance learning, ang hamon natin mga guro ay paano natin maibalik yung sigla ng pagkatuto ng mga bata. Dahil minsan, sa hilig, marami tayong mga estudyante, ang hilig nila ay napunta sa paglalaro at hindi ito masama, no? Dahil malaki ang tulong ng paglalaro. Kaya naman, bilang mga guro sa Filipino, paano natin ito gagamitin yung kanilang sigla at sigasig sa paglalaro na ma-translate ito sa pagkatuto, no? Ayan. Ayan. So, paano natin ito gagamitin sa ating bentahe, no? Na ating advantage upang mas maging interesado sila, lalong-lalo na sa pag-aaral ng Filipino. Bagamat may kahirapan ang pag-aaral ng Filipino, nasa ating kamay kung paano natin gawing madali at paano natin gagawing malaman ang content kahit naman ay wala tayong masyadong pagkakataon na aralin ng Filipino dahil mas marami din ang mga mahalagang mga subjects, no? Hindi lang naman Filipino, may iba pang mga subjects. Yun naman like sinasabi ng mga magulang at mga mag-aaral kung paano natin ilulugar ang Filipino, no? Pero yun nga, we work with what we have. At nais kong unang sabihin na ginagamit namin sa aming pag-aaral ay ginagamit natin ang kapangyarihan ng wika upang mas epektibo yung ating paggawa ng mga danas sa pag-aaral at pagkatuto, no? At siguro napaka-underrated nitong paggamit ng wika, no, sa iba't ibang aspekto ng ating pag-aaral at pagtuturo. Bakit? Halimbawa, tignan natin ng mabuti yung guro isa at guro dalawa. Sa tingin ninyo, o sino sa mga guro ito ang sa tingin ninyo na magbibigay ng mas mataas na engagement o siguro tingin ninyo ay susunod talaga ang mga estudyante sa kanya? So, ipakilagay sa ating chat box kung guro isa ba or guro dalawa. Okay, hihintayin po natin yung inyong sagot. So, sabi ng guro isa, mayroon akong ibibigay na isang gawain at gusto kong ipasa ninyo ito hanggang alas 4 ng hapon. Yung pangalawang guro, sinabi niya, mga Ginoo o mga anak, pumili kayo ng isang gawain mula sa paksang pinag-usapan natin. Padalhan ninyo ako ng email kung may tanong. Ipasa kayo ng gawain hanggang alas 4 ng hapon. Ayan, so napansin ko sa ating chat box, sa ating comment sections, no, may mga nagsasabi na ang ikalawang guro ang sa tingin nila na nagbibigay ng mas mataas na encouragement at sa taas na antas ng interest, no, sa pag-aaral. Bakit kaya? Dahil nakita ninyo yung paggamit niya ng kapangyarihan ng wika, no, na hindi ito mapanglamang, hindi ito intimidating, kundi ito ay nurturing at nourishing, no? Dahil yun ang kailangan ng ating mga mag-aaral ngayon, no? Na hindi sila naiilang, no? Hindi sila nawala ng gana dahil nga compliant yung language natin ginamit, no? Kaya naman, pansinin niyo yung iba pang mga salita, no? Mula sa gusto kong matapos ninyo, naging ang inyong susunod na gawain ay layunin ninyo. Pinibigyan ng kapangyarihan ng guro ang mga mag-aaral na umako sa kanyang pagkatuto sa pamamagitan ng paggamit ng wika. No? Ganon din, ako ay gumawa ng mga pagpipilian o mamili kayo kung alin ang nais ninyong sagutin. Binibigay, yung pinapasa sa mga mag-aaral ang mga desisyon, no, sa kanyang pag-aaral. At malaking bagay yun, no? Lalo na sa ating mga kabataan. Ganun din sa pagpapaliwanag ng rubrics, imbis na sabihin na, oh, kasi part ito ng grades ninyo eh. Eh, gawin ito kasi di kayo gagraduate sa elementary o sa elementarya o sa sekundarya.
hindi dapat ganito na threatening yung ating wika na gagamitin. Bagkus, gamitin natin ito bilang positibo, no? Positive reinforcement upang mas magkaroon sila ng interest sa pag-aaral ng Filipino. Pangalawa, gamitin sa konteksto ng pag-aaral ang mga elemento na dinisenyo para sa laro. Na paborito ko itong gawin, no? Sa aking pagtuturo, yung gumamit ng gamification at elements of games, no? Upang mas maging interesting, no, yung ating yung pag-aaral nila. Paano? Paano na? Paano check kung hindi naman po ako gamer? O kaya paano naman nung wala ako masyadong konsepto ng laro? Kaya naman, ito isang paanyaya sa lahat na hindi mo naman kailangan maging gamer upang magkaroon ng isang gamified na lesson o kaya isang pag-aaral o pagtuturo na mayroong mga elemento ng laro, no? Layo ay tayo laman siguro lahat ay dumaan sa iba't ibang uri ng laro, hindi lang naman video games, no. Ang idea ng gamification at pagkaroon ng elemento ng mga dinisenyo para sa laro ay kunin ito, no, yung mga konsepto ng laro, yung mga elemento niya at iayon dun sa pangangailangan at sa dinisenyo mong mga aralin. Okay? So paano? Halimbawa, men, maaari natin gamitin ang paglalaro o konsepto ng laro sa motibasyon at pagganyak. Sa aming pagtuturo ng pandiwa, no, imbis na pagbabanghay lamang o kaya nagkakaroon ng mga simpleng worksheets, no, ginagawa nating masaya yung pagpipili nila, yung pagkakaroon nila pagsasanay ng kanilang kasanayan sa pandiwa. So dito sa isa sa mga sikat na laro noong nakaraang taon ay yung Among Us. Ginamit namin ito, no, yung paghanap ng impostor mula sa mga salitang pandiwa, no. Anong lalim ba dito yung hindi tama, yung ginamit na panlapi sa pandiwa, no? Kaya naman, ito yung naging impostor. So, dun sa laro, kung kayo ay familiar sa Among Us, eh, kailangan nilang pumili ng impostor sa mga manlalaro. So, ganun ginamit namin konsepto ng pagpili ng impostor o yung mali at ginamit namin ito sa pagpili ng maling panlapi o panlapi sa pandiwa o sa salitang ugat. So, ganun, inililipat nyo yung mga konsepto o mechanics ng laro doon sa inyong pagtuturo, no? Ganun lang. Okay, hindi lang Among Us, no, maari pang marami pang maaring laro na pwede ninyong gamitin o kuhanan ng inspirasyon para makagawa kayo ng mga activities na tulad nito. Okay? Masaya din gumamit ng popular na kultura dahil alam naman natin na patok ito sa ating mga mag-aaral. Pero dapat hindi lang tayo gumamit for the sake of dahil sikat, no, gamitin natin o gamitin ito dahil intentional yung ating pagbuo ng ating mga aralin, no? Hindi lang sa mga popular na kultura at mga popular na laro, gamitin din natin yung mga traditional na mga laro, no, tulad ng mga parlor games, board games, ayan. So ginagamit din namin 'yan tulad nito. Binibigyan lang namin ng sarili naming touch o binibigyan namin ng malikhaing twist, no, upang ma-relate natin sa ating mga estudyante. Dahil iba-iba naman tayo ng estudyante, no, wala namang iisa lang na estudyante at iba-iba tayo ng mga kultura sa paaralan. Kaya naman gamitin natin 'yon sa ating advantage, no, sa ating bentahe na okay. Gagawin natin ito dahil hindi lang patok kundi intentional na alam ito ng mga estudyante at mas magiging makabuluhan yung kanilang pag-aaral. Sa apat na larawan, isang salita, hangman at iba pa. Okay? Hindi lamang sa pagganyak at mga motibasyon, ginagamit din natin ito sa gawaing pampagkatuto, no? Paggamit ng experiential learning, no? Na natututo sila dahil naranasan nila, dinadanas nila yung mga konsepto at bumubuo sila ng sarili nilang mga hypothesis at mga kaisipan upang maabot yung layunin mo o yung maitahi yung mga learning activities at maitahi yung learning objectives, no?
At dito, ginamit namin ito sa pagbuo ng mga task. Kasi dun sa larong Among Us, for context lang, kailangan nila gumawa ng task upang at mag-survive dun sa spaceship nila. Kaya lang may mga impostor. So, ganina, pinakita ko na yun. No? Pero ito, kailangan nilang gawin yung task no, bilang mga bahagi ng laro. So, ngayon, ginamit namin yung mga mechanics ng laro upang i-transform no, o baguhin yung aming pagsasanay. Hindi lamang siya nag-drills dahil for the sake of you want to learn how to make sentences out of pandiwa. No? Pero, ginawa namin ay ganito. Okay, wait lang. Ayan. Ginamit din namin ito bilang check-in at checking for understanding. Dahil sa ganitong paraan, makikita ninyo na ginamit din namin talaga yung elemento ng laro. Hinuhubog nito ang malalim na connection at masayang alaala ng mga mag-aaral sa aralin at pag-aaral. Di ba? Parang pag naaralan nila, uy, pandiwa o nga, no? Yan yung ginamit namin ni teacher na naglaro kami ng Among Us. Tapos natuto pa kami ng pandiwa. Di ba? Meron ng connection na naipasok. Dahil nga, naging memorable at naging masaya yung iyong pag-aaral. Hinuhulma din ng laro ang konteksto ng isang masayang pagsasanay. Gaya na sabi ko kanina, hindi lamang drills, kundi binibase natin dun sa mechanics ng laro. So, halimbawa, ditong task 1, ayusin ang wiring. Meron talagang wiring, no? fix the wiring na task doon sa laro, no? Sa Among Us. Ang siste ay ikukonekta nila yung mga, syempre, mga magkaparehong kulay ng wire. So, ginawa namin, nag-isip kami ng mga pandiwa at mga pangungusap at kailangan nilang tukuyin kung anong tamang pandiwa mula sa salita pugat. Tukuyin ang tamang panlapi. So, bago nila ito maikabit yung tamang kulay sa wires, no, dapat nilang buuin muna yung tamang pandiwa. So, napansin niyo yung parallel ng laro dun sa ginawa na yung pagsasanay. Doon na rin nakarelate sila sa paglalaro, no? At pangalawa, bumili ng inumin. Okay, kasama to ng task ng buy beverage, no? Pipili lang sila ng inumin. Yung salitang inom, yung salitang ugat at inisip nila kung ano ba ang mga pandiwa na maaaring mabuo mula sa salitang ugat na inom. So, ganun lang kasimple. Dito naman, tanggalin ang asteroid, okay, or destroying the asteroid, removing the asteroid data ang task na to. So, pipili lamang sila ng panlapi at bubuo sila ng pandiwa at pangungusap nito. So, ganun lang. Dahil dito, naging memorable, no, yung naalala nila yung aralin. At naging masaya yung pandiwa. Kasi, to be honest, no, isa ito sa mga mahirap talaga sa Filipino na elementary, ano, na naaralin na wika, yung pandiwa. Pero dahil pinasukan natin ang konsepto ng laro at popular na kultura, kahit paano nakatulong at naging maganda ang kanilang pagsasanay. Okay, sunod tayo, gawing mga may-ari na pagkatuto ang mga mag-aaral. Okay, paano po ito? Simple lamang, bigyan natin sila ng tsansa na makapili ng sarili nilang paraan kung paano o kung ano ang kanilang sasagutin o gagawing pagsubok na hindi naman lumalayo talaga doon sa iyong mga layunin, no? Dapat tuhog pa rin yung layunin. So dapat hindi masyadong issue doon kung paano ipinakita ng mag-aaral ang kanilang pagkatuto, no? Ang dapat titingnan natin ay kung nakuha ba yung layunin na nais nating makuha ng ating mga mag-aaral. Isa pa ay yung paggamit ng learning playlist. Ito, ginagamit namin ito na nagkakaroon ng iba't ibang level at makapagpili sila ng mga gawain na tingin nila ay masasagutan nila na hindi naman sinasakripisyo yung mga kasanayan na nais nating malinang natin sa kanila, no? Okay, so ang system dito ay pupili sa level 1, tukoy ng detalye. So escalating yung kasanayan na pataas na pataas ng level, pataas din dapat ang kasanayan na kanila matutuhan. So ang aming layunin dito ay matukoy ang mahalagang detalye at makapaghinuha at makapag-ugnay na sa teksto. So level 1, pagtukoy ng detalye, dito required na gawa sila ng lahat kasi nga ano lang to, basic lang na pagbabasa.
Level 2, paghihinuha at pagpapakahulugan. Bali, dito naman gagawin nila yung mas pagpapalalim ng kwentong kanilang binasa. At dito pipili lang sila ng dalawang gawain. Dito naman level 3, ito ang pinakamataas dahil may pag-uugnay na sa sarili. Pipili na lang sila ng isang gawain. Dito, para silang nasa menu no, or sa buffet siguro, napipili sila ng kanilang gawain at paano nila ito gagawin. Ang bottom line ay mabubusog sila, 'di ba? Parang buffet or sa restaurant na at the end of the day, kahit ano man ang mga course na kinain ng ating mga estudyante, kahit anumang mga learning activities ang ginawa nila ay isa lang naman ang goal ay mabusog at naging masaya sila sa pag-aaral, 'di ba? Ganun lang. Okay. So pang-apat at panghuli na paraan, paano ba natin iangat ang student engagement? Mag-focus na maging masigasig ang klase sa pagkatuto kaysa sa pagsasapilit ng mga gawain. Ito, engagement over compliance. Marahil ito ay sakit natin mga guro na masyado tayo nakapag-focus na kasi kailangan, kasi ito dapat ang gawin. Nawawalan ang esensya ng pag-aaral kung saan nagkaroon ng self-discovery na engage sila sa iyong gawain. No? Nagkakaroon ng mas malalim at mas malaman na pagtatalakay. Minsan, sinasakripisyo natin yung mga ganong learning activities dahil gusto lang natin na mag-comply kung ano lang inihihain sa atin o ano yung kailangan natin gawin. Ano ibig kong sabihin? Halimbawa, sa aming paaralan, gusto namin na magbasa ang aming mga mag-aaral sa Filipino. At dahil dito, meron kaming app na ginamit. Ito yung Bury Books na mula sa Adarna na meron silang e-library. Makapagbasa sila. Meron lang kaming mga required na readings. So, ito yung compliant na side no, ng pag-aaral. Siyempre, kailangan nilang basahin ito dahil ito ay bahagi na kanilang aaralin sa klase. Ngayon, gusto namin na bukod sa binabasa na requirement sa klase, gusto rin namin na magbasa sila on their own at magbigay ng interest no sa panitikang Filipino dahil nga ito yung kulang ng ating mga estudyante ngayon. Kaya naman nakapag-isip kami ng isang gamified contest na kung saan pipili kami ng mga mag-aaral na magiging bihasa. Hindi naman siguro bihasa, pero yung mga nagbigay ng oras, nagbigay ng mga panahon, no, nag-effort na magbasa na beyond the required reading ng Filipino. So, kaya naman, nakapag-device kami ng isang contest na tinatawag naming ML tayo, which is magbasa ng libro, no? Ano ba itong magbasa ng libro? So, palakasan ito ng mga natatanging natatanging palakasan ng pagbabasa ng libro sa Bury Books. So, paano namin ginawa ito? Bali, ang nangyari, meron kasing statistics, no? Yung profile tab ng isang app, yung Bury Books, na malalaman namin kung ilan yung binasa nilang libro, ilang activities ang kanilang ginawa, kaano kahaba o ng oras ang inilaan nila sa pagbabasa. At nagbigay kami ng computation kung paano makuha yung stars para makita namin yung ranggo o rank ng mga aming mga estudyante. No? At kung kita ninyo, kinuha talaga namin inspirasyon na ito sa larong Mobile Legends, which is very familiar ang ating mga estudyante dito. No? Hindi dahil nagpropromote kami ng gaming, kundi hindi man natin mapipigilan nung magisikat ang gaming sa kanila. No? Pero maganda na mai-relate natin sa klase para mas maging interesado sa kanila. Yung pagbabatulan nito, yung pagbabasa. So, may iba't ibang ranggo na makukuha yung mga estudyante. At huli, pinili namin yung pinakamatataas yung ranggo, pinakamadaming nabasang libro, pinakamahabang na oras na nagbasa, at ginawaran namin sila ng sertipiko. So, sa ganunong paraan, pakasimple lang, no? Na-excite sila at nakita namin yung pagtaas ng may statistics na tumaas ang mga bilang ng mga estudyante na nagbasa, nagkaroon ng
competitive nature din yung pagbabasa, no? Ayan. So, sa ganitong paraan, maaari pa kayong mag-isip ng mga iba't iba pang mga konsepto ng laro para makita ninyo na hindi lang compliant, no? Or for compliance yung inyong mga activities o yung mga events niyo sa classroom. Gawin ninyo paano ninyo i-engage yung mga estudyante na sumali dito. Okay. Dahil nagsasalita tayo about engagement, about boosting boosting the student engagement, no? At mapamahal sila sa wikang Pilipino at sa ating subject na Pilipino. Ako, masyado sa talk na ito, nakikita nyo naman yung personalidad ko na ipasok talaga ang gamification. Dahil ito yung aking personality, ito yung aking hilig. Siguro bumalik din tayo dun sa ano bang passion natin at ano yung passion ng mga estudyante. I-combine ninyo at ipakita ninyo sa pagtuturo at pagkathan ng mga aralin. Dito ma-appreciate ng mga estudyante natin kung ano tayo at sino tayo bilang isang guro at bilang isang tao. Na nakita nila, this teacher is a personality, diba? Meron siyang something na pwede ding magbigay ng interest sa mga estudyante. Okay? Paalala lamang, sa lahat ng aking pinakita, may mga tech, no? May mga gamification. So, laging isipin natin, we have to rethink. Isipin natin muli, paano ba tayo magturo sa ganitong setup sa online. At hopefully, in the future, kapag hybrid na, may mga pagkakataon na tayong bumalik sa paaralan, isipin natin yung pedagohiya muna bago teknolohiya o bago ang konsepto ng laro. Isipin, babalik pa rin tayo dun sa ano ba yung pillar ng ating pagtuturo, ng ating framework ng ating pagtuturo. Dahil ito yung mag-aalagwa sa atin sa isang makabuluhan na pagtuturo. Hindi yung app na ginamit at hindi yung games na binigay na pinakita ko kanina. Napansin ninyo, nakasandig pa rin yung mga ginamit nating app, mga games at iba pa dun sa pedagohiya na ating napili. Yun ang dapat nating tandaan. Kaya naman, sa aking pagtatapos, may pabahagi lang ako ng nuggets of wisdom. Sabi ng isang eksperto, we are not simply content area specialists or evaluators of student work, but rather designers of educational experiences. Hindi lamang tayo mga bihasa at mga ano to, guru, no, ng ating wika, no? Hindi lang din tayo mga nagche-check lang ng papel at mga gawa ng mga estudyante. Tayong mga guro ay mga arkitekto, mga designers, arkitekto ng mga karanasang pagkatuto. Nasa ating kapangyarihan, nasa ating kamay, kung paano natin linangin at paano natin buuin ang ating mga kasanayan, ating mga aralin, ating mga ginagawa sa ating mga, para sa ating mga mag-aaral. Nang sa gayon ay nakita nila yung bigger picture na ginagawa ninyo, ginagawa nila na ang pag-aaral, no, ng Filipino ay hindi lamang dahil gusto nila pumasok.